Suspek sa pagbawi ng buhay ng Magwad sibling inamin na ang totoong motibo. Mainit ang naging usap-usapan ngayon social media dahil inamin na di umano ng suspek ang kanyang tunay na motibo kung bakit humantong ito sa pagbawi ng buhay ng kanyang dalawang pinsan. Ayon sa kanya ay may matinding galit at inggit umano siyang kinikimkim dahil siya ay ulila ng lubos. Dagdag pa sa nakalap naming impormasyon ay tila ba may bumubulong di umano sa kanya na gawin ang naturang bagay. Naiinggit umano siya sa kanyang mga pinsan dahil may masaya umano itong pamilya at nabibigay ng mga magulang nito ang kanilang mga gusto. Maraming netizens naman ang natuwa ng mapabalitang tutulong ang hari ng public service na si Raffy Tulfo sa pag-iimbestiga at para malutas ang kaso ng Magwad siblings. Dagdag pa ni Raffy Tulfo ay gagawin niya ang lahat para ito ay malutas. Dalawang magkapatid ang walang awang binawian ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa North Cotabato. Noong December 10 alas 2 ng hapon sa Purok San Isidro, North Cotabato, naliligo sa sariling mapupulang likido ng matagpuan ng kanilang ama ang dalawang magkapatid na wala ng buhay na kinilalang sina Gwin 18 na taong gulang at Luis 16 na taong gulang. Ang kanilang ama ay kasalukuyang isang teacher sa pampublikong eskwelahan na ayon sa kanya ay nandoon siya sa kanyang classroom nang mangyari ang hindi inaasahan sa kanyang mga anak. Ayon sa survivor na nangangalang Janice na isa ring pinsan ng magkapatid. At tinuturong suspect at tinaguri ang The Orphan ng Pilipinas ng mga netizens ay sumasagot lamang di umano siya ng module sa loob ng bahay kasama ang kanyang dalawang pinsan. Narinig, umano nila ang sigaw ng nakakabatang kapatid ni Gwen na si Luis sa paglabas nila ng kwarto ay nakita nila ang tatlong suspect na dumiin ng kutsilyo kay Luis at pagkatapos ay sinunod si Gwen. Tinakip ng mga suspect si Janice na isang survivor ngunit ito ay nakatakas at mabilis na nakatago at humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagpost sa kanyang Facebook account. Nagkaroon ng maraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan na nakahandusay sa harap ng ikalawang pintuan si Gwen, apat na hakbang naman ang layo ay nakita si Luis na nakagapos sa pintuan ng bahay. Nakita naman ng mga imbestigador ang mga basag na bote, kutsilyo, martilyo at baseball bat malapit sa mga katawan ng dalawang magkapatid. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa mga suspek sa pangyayari. Tinitingnan naman ng mga kapulisan ang lahat ng anggulo at motibo sa pagbawi ng buhay ng dalawang magkapatid. Umabot naman sa 500,000 pesos ang ibibigay na pabuya sa makapatuturo sa mga suspek sa hindi makataong nangyari sa magkapatid. Marami naman sa mga netizens ang hindi makapaniwala lalo pa at ang tinuturong suspek ay ang kanilang pinsan na babae na isang survivor. Akala natin sa TV lang natin mapapanood ang ganitong pangyayari ngunit ang akala nating impossible ay possible pala. Sa nangyari sa dalawang magkakapatid ay magsilbi sanang aral sa ating lahat. Narito naman ang mga post ng tinuturong suspect sa kanyang social media accounts.